Naganap na nga ang mga nakakalungkot na tagpo sa pagitan ni Sir Paul Pugong Biyahero at ng kanyang PB team sa Davao na magsabi siyang iiwan na niya ang Davao. PBJR, nagsimito ko yung legal nating reaction is yung pwede niyo po siya i-follow. Check ang kanyang YouTube channel. Puntahan niyo po. No? Yan, shoutout sa iyo Marites Dudes. Thank you, isa sa mga reactors natin na legit na pinayagan po ng Pugong Biyahero. Marites Dudes, yan, salamat kaibigan po yan. Paano nga ba nagsimula si Sir Paul sa Davao? Balikan natin ang naging journey ni Sir Paul Pugong Biyahero dito. At ang ilan sa mga natulungan niya katuwang ang PB Team Davao at mga butihing sponsor. Si Sir Paul ay bumisita sa Davao para sa kanyang had-ikain. Isang taon na ang nakakalipas at doon na silayan niya ang kagandahan ng lugar at magandang pamamahala dito. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi maiiwasang may mga tao pa rin sadyang nangangailangan ng tulong. At dito siya nagpasya na manatili sa lugar at ipagpatuloy doon ang kanyang mga adhikain na makatulong sa ating mga kababayan. Isa sa mga nakakaantig na kwento na kanyang naibahagi sa atin, walang iba, kundi si Aisa. Isang batang cute at napakasipag na nagsisilbing mata ng kanyang lola sa lahat ng bagay, na kung minsan asin lamang ang kanilang inuulam. To make story short, ang batang si Aisa at lola nito ay binigyan din ni Sir Paul ng pabahay at pangkabuhayan. At ngayon ay nag-aaral na din siya. Lumabas din siya sa pinakasikat na TV network. Pangalawa, si Ate Irene. Na kung inyong matatandaan na nakatira sa isang barong-barong at pinagtagpi-tagping sako at dinding. Na isang ganap na ina sa edad na 11 years old. Naantig si Sir Paul sa kanyang kwento at ilang mga viewers at dito na nga. Kaakibat ang mga sponsor, pinatayuan ni Sir Paul ng pabahay si Ate Irene at binigyan ng scholar at kaunting pangkabuhayan at talagang baboy habang ito ay nag-aaral at tinataguyod ang kanyang mga anak. Pangatlo, si Merlin. Isang babaeng masipag at mataas ang pangarap. Ngunit dala ng kanyang kapansanan na pagiging isang bulag, pilit siyang lumalaban at nagpapatuloy sa buhay. Nakatira sila sa kabundukan. At pawang kabuhayan lamang ay ang pagtatahi ng abaka na kulang pa at pinagkakasya lamang ang kikitain sa pang-araw-araw na buhay. Maraming nahabag sa kwento ni Merlin at umani nga ng milyon ang kanyang mga views sa YouTube. At di nagdalawang isip si Sir Paul na pabahayan si Merlin at bigyan ng scholar ang kapatid nito mula sa butihin nating sponsor. Pang-apat, si Mylene. Na kung inyong matatandaan na isang batang maraming pangarap ngunit pinagkasundong ipakasal ng maaga. Nagawan ito ng paraan ng ating Pugong Biyahero na maisalba sa maagang pag-aasawa at pinatayuan ng magandang bahay at binigyan ng scholar upang sa Maynila na ito mag-aral sa tulong na din ng mga butihing sponsor. Panglima, si Chabilita. Isang batang napakasipag na kahit sa liit nito ay kayang bumuhat ng saku-sakong gatong mula sa kabundukan. Pero gaya ng iba, dala ng kahirapan, mahirap din matustusan ang pag-aaral. Binigyan din ni Sir Paul ng pabahay si Chabilita at nagpapatuloy na ito sa kanyang pag-aaral. Pang-anim, si Ninita. Isang malabarbi ang itsura, isang mahiyain at mabait, masipag na bata. Isang mabait na sponsor ang nagbigay ng scholar sa kanya at ngayon ay kasama siya ni Mylene sa Maynila at tinatahak ang kanyang pangarap. Binigyan din ito ng pabahay ng ating Pugong Biyahero tulad ng naipangako niya sa nanay nitong si Nanay Lorna na ubod ng kwela. Si Pake, si Chris Marjorie.
Ilan lang yan at marami pang iba sa mga natulungan ni Pugong Biyahero at mga sponsor, kasama ang PBDIM Davao. Hindi biro ang pinagdaanan nila sa loob ng mag-iisang taon na pagsama-sama. Kasama si Derek Frankie, Mang Eli, Kuya Noy, Copars Vlog at Kuya Juan Show. At di mawawala ang mga magigiting na panday ng mga pabahay ni Sir Paul. Kaya hindi maalis ang kirot, lungkot, luha na si Sir Paul ay maiiwanan na ang Davao. Sa journey yun, masakit para sa kanya na magpaalam ng personal sa mga katutubong na pamahal na sa kanya. Ang pag-iwan ay hindi nangangahulugang tapos na. Ito ay simula ng panibagong journey ni Sir Paul at ng PBDIM Davao, na kung saan ipagpapatuloy ang nasimulan. Maraming umaasa, maraming deserving na matulungan. At sa puntong ito, ang Pugong Biyahero ay baka nasa lugar mo na. Ito po muli si JR Dudes TV. Hanggang sa muli, at kung bago ka lang sa channel na to, huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button. So paano? See you sa next journey ni Sir Paul Pugong Biyahero. Bye!